Kapag ganito kalaki ang bangus na iyong kakainin, ano ang una mong titirahin? Kagaya ko ba na tiyan muna ang babanatan? Paniguradong marami na naman tayong itataob na kanin ito, kaya let's get it on. Meron tayo ditong isang napakalaking bangus. Nilinis na natin yan, kinaliskisan, at tinanggalan ng bituka at hasang. Ito ay may sukat na dalawang dangkal. Napakalaki, di ba? So ang gagawin natin ay gigilitan natin ito sa kanyang gitna. Pagkatapos ay hiwain naman natin sa magkabilang gilid. So para tayong gumawa dito ng dahon. So ganoon din ang gagawin natin dun sa kabilang side. So kaya natin ginagawa yung paghiwang ganito ay para mabilis siyang maluto at masisigurado natin na pumapasok talaga yung singaw dun sa kanyang mga hiwa or gilid. Next step natin ay maglalagay tayo dito ng garlic salt. Kung wala kayong garlic salt, pwede naman ang garlic powder at salt. Bigyan lang natin ito ng magandang masahe para manuot or pumasok sa loob yung ating ilalagay na garlic salt. Ganun din ang gagawin natin sa ground black pepper. Sunod naman ay maghihiwa tayo ng ating mga gulay. Unahin na natin ang mangga na ating babalatan. Set aside muna natin yan. Ayusin natin yung ating pinagbalatan. So huwag nyo itatapon yan. Pwede natin yan maging garnish mamaya. Ibalik nyo lang sa kanyang pagkakaikot. At meron ka ng balat na bulaklak. So pwede natin pang-garnish yan mamaya. Hiwain muna natin yung mangga sa kanyang pinaka-base. Hiwa tayong isang maliit. Ito ay para nakalapat siya pag ating hinihiwa at hindi gumagalaw. At pwede na natin ilagay yan doon sa ating bowl. Sunod natin hiwain ang sibuyas. Ilagay na din natin yan doon sa ating bowl. Sunod ay maghihiwa tayo dito ng luya. Meron din tayo ditong red at green bell pepper. Maglagay na rin tayo dito ng 2 tablespoon ng garlic, oyster sauce, liquid seasoning, at black pepper. So atin na itong haluin. Gagamit tayo dito ng foil. Siyempre, kailangan malaki ang foil natin dahil malaki ang ating bangus. And then, maglalagay tayo dito ng dahon ng saging. Ito ay para magbigay ng kakaibang aroma sa ating kinulob. Maglalagay tayo dito ng butter. Or kahit na margarine, ay pwede nyong gamitin dito. Then, maglalagay tayo ng ating ginawang salsa. Ito ay magiging base o hihigaan ng ating bangus. May lalagay tayo ng spring onion doon sa kanyang loob. At syempre, lalagyan din natin ng palaman yung loob ng bangus.
Kung meron man kayong natirang salsa, eh pwede natin yang gawing sawsawan mamaya pag naluto na yung ating kinulog. Pinahiram ko din ng butter yung ibabaw ng bangus. And then tatakpan natin ito ng dahon ng saging din bago natin takpan ng aluminum foil. And then isasarado na natin or ilalak na natin yung mga gilid ng aluminum foil. Huwag yung pakasikipan ang pag-aayos niyo ng foil. Ito ay para makahinga siya sa loob at mag-circulate yung init doon sa loob ng foil. So dapat ay saradong sarado siya. Yung wala talagang dadaanan na tubig doon sa kanyang mga gilid. So ready na natin yung ating paglulutuan. Napakalaki nito dahil nga malaki ang bangus. Kung wala kayong ganitong lutuan na malaki, pwede nyo hatiin yung inyong bangus. So eto na nga yung twist dyan. Imbis na tubig ang gagamitin natin, eh maglalagay tayo dito ng 2 cups ng Sprite. Ang classic na kinulob kasi ang ginagamit nila ay tubig lang. So nilagyan natin ng twist. Kaya ang ginamit natin dito ay Sprite. At bubuksan na natin yung ating kalan. Medium to low heat lang ang pagpapakulo natin dito sa ating kinulog. At dahil malaki nga yung ating bangus, inabot ito ng 20 to 25 minutes na pagpapakulo or pagkulob dito. So after 25 minutes, check na natin. Silyadong silyado ang ating pagkakagawa. Hindi siya pinasok ng tubig. At ito rin ang kagandahan dahil nilagyan natin ito ng dahon ng saging. Alam nyo naman, ang dahon ng saging ay nagdadagdag ng aroma, flavor sa ating mga pinaggagamitan. Ikaw, ano ang paborito mong luto sa bangus? Ang dami na nating nagawa dito sa ating kusina. Ano ang pinakapaborito mo dito? Pakicomment mo naman dyan. So eto na. Check na natin. Nako! Namumotokanti yan. Sobrang taba ng ating bangus. Ginugutom ka na ba? Ako din eh. And there you have it, KND Nation, mga kadadelicious. Ito yung ating version ng kinulob na bangus sa Sprite. Kasabihan nga sa amin sa Hagunoy, ang unang titirahin ay tiyan. Sana raw ay merong bangus na nabubuhay na puro lang tiyan. Tingnan mo naman. Sino ba naman ang hindi matatakam? Isang subo mo pa lang diyan sa tiyan ng bangus. Ewan ko lang kung hindi ka umulit ng kuha.